Target ng vaccines are na maabot sa Nobyembre ang herd immunity sa NCR Plus. Kanina, sinimula na magturok ng Sputnik V pero ang paglunsad niyan sa isang lunsod, nabuo dahil sa tagal ng pila. Saksi, si Lea Aves. Naubos na ang pasensya ng mga naubusan ng bakunang Sputnik V sa Paranaque. Bigyan ng numero, huwag din masabihin kung ilan lang yung kaya. Sabihin niyo kung ilang kaya ninyo. Marami ang nadismaya sa anilay hindi maayos na protocol sa pagbabakuna. Alam po namin kung ano yung hirap sakripisyo niyo sa pagpila. I don't think this is successful. Why? Kasi pagpasok pa lang namin, wala na talagang protocol. Tumigil kasi ubos na yung numbers daw nila and then umalis na. So people were left hanging. What are we supposed to do? We will be listing all of you today and definitely lahat po kayo ay babalik sa amin bukas para po kayo ay mabigyan ng bakuna. Wala namang katulad na aberya sa pagbabakuna sa Makati at Taguig, gayon din sa Santa Ana Hospital sa Maynila, kung saan naging vaccinator si Health Secretary Francisco Duque III. Siya rin ang nagbakuna kagabi kay Pangulong Duterte. Made in China na Sinopharm vaccine ang itinurok sa kanya. Base sa tala ng GMA News Research, ating na brand ng bakuna ang ma-emergency use authorization o EUA sa Pilipinas. Hindi pa nag-a-apply para sa EUA ang Sinopharm ayon sa Food and Drug Administration. Covered po yan ng compassionate use permit, so wala pong nalabag ang ating presidente. Talaga pong halos ko equal po yung Sinovac at saka yung Sinopharm in terms of yung tinatawag nating safety. Yung Sinopharm, ito yung ginagamit ng mga leaders sa China. Kahit halos pareho lang ang Sinovac at Sinopharm, sabi ng vaccine czar, Sinopharm ang inirekomenda ng doktor ng Pangulo nang tanungin ng palasyo kung bakit. I was not privy dun sa mga conversation ng presidente sa kanyang mga doktor, no? Sabi pa ng presidential spokesperson, ang bakunang itinurok sa Pangulo ay galing sa 1,000 dose ng Sinopharm vaccine na donasyon ng China. You keep talking about 1,000 doses of Sinopharm. When did this arrive? I have no information. I was just informed that this is forms part of 1,000 additional donation from China. I don't know if Secretary Galvez knows. I believe yung 1,000 na yun is the same flight the same flight that we had yung 500,000 na donation. Okay. And if this is the safest vaccine for the president, why are we not using it for the ordinary Filipinos? The president officially said that he opted for this brand upon advice of his doctors, and I will leave it at that. Paano kung makaranas ng adverse side effects si Pangulong Duterte? Dahil for compassionate special permit ang Sinopharm vaccine, ayon sa FDA, ang mananagot ay yung humingi ng permit. Ang compassionate special permit kasi talagang walang evaluation yan. So when we give a compassionate special permit, it is very clear, no? Na wala tayong assurance ng safety, ng efficacy, tsaka ng quality kasi hindi siya i-evaluate ng FDA. The BSG Hospital takes full responsibility for it. Binigyan lang ng FDA ng compassionate special permit ang 10,000 doses ng Sinopharm para sa Presidential Security Group. Matatanda ang noong isang taon pa, tinurukan ng smuggled na bakuna ang mga close-in security ng PSG. Hindi umuusad ang investigasyon dyan ng FDA dahil wala raw makuha ang impormasyon sa PSG. Kaugnay naman sa target na herd immunity, ito ang forecast ng vaccine czar. We can have the herd immunity sa NCR and the plus 6 provinces around NCR by November. Sa ngayon, malayo pa ang Pilipinas sa target na 70 milyong babakunaan para magka-herd immunity. Plano ng vaccine czar na pagdating ng Hunyo, makapagbakuna ng 1 milyong tao kada linggo. Ako si Lea Aves, ang inyong saksi